lalaki na sa tuwing itataas ng pare ang hostya at sa tuwing itataas niya ang kopa, itong lalaki itinataas din niya ang kanyang mga kamay. Medyo itong pare nadidistract sa ginagawa nitong lalaki. Dahil lahat ng mga tao, tahimik, na nakaluhod, nananalangin, siya lang ang nagtataas sa kanyang mga kamay at palad. Isang buwan po na nangyayari ito. Araw-araw nagsisimba itong lalaki. Hindi po mapigilan ng pare, nilapitan niya itong lalaki. Sabi niya, paumanhin po kasi nadidistract ako sa inyo pag nagmimisa ako. Bakit tinataas niyo pa yung inyong kamay pag tinataas ko yung hostya at yung kopa? Ito pong lalaki nagsalita, sabi niya, Father, pasensya na po, naistorbo po pala kayo. Kasi po, pag tinataas niyo na yung hostya at yung kopa, tinataas ko din po yung reseta nung aking asawa. Hawak-hawak po yung aking pong asawa, may stage 4 cancer. At wala na po akong ibang makapitan, mapuntahan, inaasahan, kung hindi ang Diyos. Yun lang po yung aking dasal at dalangin. Iniaalay ko po, itinataas ko lahat sa Diyos. Lalong-lalo na itong sakit ng aking asawa, ang nais ko lang yung gumaling siya. Hindi po nakapagsalita itong pari. At pinabayaan po niya itong lalaki. Nasanay siya na pag nagmimisa siya, kapag tinataas niya ang hostya, tinataas siyang kopa, ganun din ginagawa ng lalaki. Naiintindihan na itong pari. Pero pagkatapos po ng 2 buwan, napansin ng pari na nagsisimba yung lalaki. Pero pag tinataas na niya yung hostya at yung kopa, hindi na niya tinataas yung kamay niya. At biglang nag-alala itong pari at na-guilty. Sabi niya, namatay yata yung asawa niya. So, gusto po niyang i-console. Nilapitan niya itong lalaki pagkatapos ng misa. Tapos sabi niya sa kanya, napansin ko po yata na hindi niyo na tinataas yung reseta ng asawa niyo. Kumusta na po kayo? Ano po nangyari? Sumagot po yung lalaki, sabi niya, yun po ba, Father? Opo, kasi po mabuting balita, gumaling na po yung asawa ko. Nandun po siya, nagsisindi ng kandila, nagpapasalamat sa Diyos. When you lift your problems to the Lord, be ready to receive His grace. Itaas mo sa Diyos, ialay mo sa Diyos, ibigay mo sa Diyos lahat ng pag-aalala mo, lahat ng problema mo, lahat ng pagdurusa, asahan mo, bababa ang kanyang biyaya. Anong sabi ni San Pedro sa kanyang sulat? Cast all your anxieties on Him because He cares for you. At sabi pa nga ni San Pedro, throw them to Him. Itapon nyo, ihagis nyo sa Kanya. Huwag nyo papabayaan na kumapit sa atin, manatili at tumigas. Ano man ang ating mga takot, anong man ang ating mga suliranin at pagsubok sa buhay. This is the reason why Jesus sacrificed His life for us on the cross so that we might be freed. Anong sinasabi sa ating ebanghelyo? Kamukha ng pagtaas ni Moises dito sa tanso na ahas sa desyerto, itinataas ang katawan ng anak ng Diyos sa krus para tayo ay magkaroon ng buhay at buhay na walang hanggan. Isipin niyo po yun. Kung yung mga nakagat ng ahas, gumaling, tinignan lang, yung tanso na ahas, ano pa kaya ang mararanasan natin? Ano pa kaya ang matatanggap natin kung palagi natin tinitignan, pinaniniwalaan itong anak ng Diyos, nagbigay ng kanyang buhay, nagbuwis ng kanyang buhay para sa atin? Diba? Sigurado, higit sa kagalingan ng ating mga katawan, higit ang matatanggap natin, umaapaw at sobra-sobrang grasya. Ano pa ba yung mga problema na hindi mo mabitaw? Napakaraming mga bagay ngayon sa ating buhay ang tumataas. Hindi po ba? Tumataas ang presyo ng mga bilihin. Tumataas ang iyong presyon din pag nakikita mo ang mga gastusi. Meron mga iba napakataas ng kanilang pride. Di pa makapagpatawad. May galit sa kanilang puso. Pero tandaan mo, pag tumataas ang mga masasamang bagay na yan, itaas mo din ang iyong tingin sa Diyos. As you lift your gaze to Jesus who sacrifices life on the cross, open your mind.
His blessing. Kaya nga, wala na sana tayong itira sa ating mga puso na mabigat, pagkakasala. Kung gusto mong gumaan at lumaya ang iyong buhay, itapon mo sa Kanya. Ibigay mo sa Kanya. Yan ang dahilan bakit nagsakripisyo siya para sa iyo, para sa kabubuti mo. Ganyan tayo kamahal ng Diyos.